Hindi kayo maingay mamaya, ah. Kaya mag-shoot ako ng video. Ha? Huwag maingay, ah. Ha? Ay, gusto mga bay. Ako pala si Donald. At uumpisa na natin ang ating first video ng ating Scrollso video series. So, mayong hapon, mayong adlaw sa tanan. Pasensya na kayo. Baka magtaka kayo medyo yung background natin may mga manok. Mga manok mo may ingay. So, ayan. Ito. Kaya natin patagalin. Ayan na. O yun, may ingay. Shhh, huwag maingay dyan. Okay, so, anyway, maraming salamat dun sa mga nanood ng videos yung dun sa story kung paano kami nag-umpisa. So, maraming salamat. Di ko pala nabanggit dun na along the way pala na nagkaka-acquire kami ng mga tools, ng mga machines. Eh, maraming tao na tumulong sa amin na para ma-acquire yung mga tools na yun, yung mga machines na yun. So, huwag kayong mag-alala. Dito sa video na ito, tuturuan ko kayo kung nakabili ka ng Scrollso pero hindi mo alam paano gamitin or bumili ka ng Scrollso para gamitin sa isang specific na project pero na-frustrate ka kasi palaging napuputol ang blade or hindi straight yung cut mo or balak mo palang bumili ng Scrollso. Ito yung hindi kayo nagkakamali na dito kayo pumunta sa channel na ito. So, okay. Hindi natin patagalin. I-introduce ko sa inyo. May dalawa kong Scrollso dito sa harap. Itong isa. Ito yung brand new namin. Hindi ko pa nagagamit to. Ito yung Makita SJ401. Locally available sa atin. Tapos itong isa, brand new Surplus na napili ko sa Surplus shop dito sa Davao. Brand new siya. Tsaka pakita ko sa inyo mamaya kung anong pagkakaiba nila ng bawat Scrollso. Yung blade holder niya, yung capacity ng throat, yung table size, kung nagtitilt ba yung table niya, variable speed, may ilaw. At kung ano-ano pa, yung pedal switch na pwedeng attach natin, hindi tayo mahirapan. So, okay. Ano rin natin to? Okay. So, before ako mag-proceed, babanggitin ko na rin pala, yung mga blades pala na dapat gamitin natin. Sana matakal ko lahat, hindi ko makalimutan. Tsaka ano, di ko rin alam kung ilang gano'ng kahaba itong video na to or makahahatiin ko sa into parts para hindi naman masyadong mahaba, hindi kayo mabore sa panonood. So sana may matutunan kayo sa video na to at sana na maging inspiration nyo yung kwento namin. Okay, tingnan na natin. Nasa likod ko yung mga Scrollso. Okay, so first one, itong locally available no, sa atin. Ito yung Makita model SJ401. Ito yung locally available natin sa market sa Pilipinas. Presyo, depende sa seller. Like kung dito sa amin bibilin to sa Davao, nasa 15 ito eh. 15,000. Pero makikita niyo sa Lazada or sa Shopee, cost nito nasa around 10 to 12, diyan nagre-range. Pero yung shipping mo naman, medyo mabibigatan ka kasi mabigat ito na Scrollso. Tsaka malaki yung box. Kung kinuha ko to, yung shipping nito around 1,000 plus yata. Kung hindi ako nagkakamali. Nabili ko to kay Sir Paulo Sio, KNM Online.
Look up nyo sa Facebook, meron po silang online store. So, ito po ang binili namin noon. Ayun, yung luma. Ayan. Nag-transform ng kulay. Iba ng kulay. So, yan yung first namin na scroll. So, nasa akin na yan. Nasa amin yan since 2014. Hindi ako nakakamali ha. Since 2014. Marami nang nagawa. Yan. Ganyan lang itsura nyan bro. Ang dami na nagawa nyan. Mga projects. Okay, ito. Usually, ang pinaka-common na scroll saw size. Kasi may sizes yan eh. May sizes. Depende. Depende sa scroll saw. Depende sa scroll saw. No, may mga scroll saw na yung mga magagandang klase. Pero not locally available like yung DeWalt or yung Excalibur. So yung mga bagong labas ngayon na scrolls yung sa Pegas at saka sa Jet. Na yung arm niya, yung arm ito, tinatawag ito yung tinatawag natin na arm. No? Ito na pa, nakita ko sa inyo, overview na muna. Para ano, makita nyo. Kung meron kayong makita na ganito, na ganitong scrolls, so, yun, congrats, no? Goodbye ang nagawa nyo kasi matibay talaga ito para sa akin. So, okay. Sa scrolls kasi, pinag-uusapan dyan. Depende kasi sa project na gusto mong simulan or gusto mong gawin. Pinaka-common na size kasi ng scrolls, no? Yung tinatawag natin yung throat capacity, no? Yung capacity, ibig sabihin yung kaya niyang ikat na material, depende sa capacity, no? Pinaka-common is ang 16 inches, no? Na throat capacity. Ibig sabihin, from the back of the blade, yan, back of the blade, papunta din sa likod, measures 16 inches po yan sa pinaka- common na scroll. So, ito din, siyempre, 16 inches din ito na ang yung throat capacity niya. Same as tong sa work zone. From the back of the blade, papunta dun sa throat niya, yan yung 16 inches yung, yan yung capacity. So, yan lang i-consider niyo kung mag-uumpisa kayo na pasok sa scroll. So, hobby or scrolls of business. So yun yung i-consider nyo. Pero anyway, ito lang naman, ganito lang kasi, ganito talaga yung ano, common na throat size. Pero ako noon na Taiwan scrolls, 21 inches yung ano naman niya, yung throat capacity niya. Bumili kami ng ganun kasi malakas ang order sa akin noon ng ano, yung mga monograms, yung mga letters, yung mga initials na like letter M, tapos may mga design siya na yung size na maabot ng 18 inches or 20 inches. Yun ginamit ko, yun ang ginamit ko for cutting for cutting larger materials. So, yun, pero wala na yun. May bagong mayari na yun. Doon na sa masaya na yun sa doon. So, maganda yun. Pwede nyong tingnan doon. Ang brand nun is Chin. C-H-I-N. Chin scroll saw. May malaki. Ano yun? Ibang klaseng scroll saw din yun compared dito. So, ito yung motor niya. Ang makita is only 50 watts, no? Parang motor lang ng electric fan. Minsan nga mas may ano pa, parang ayun nga pa, yung mga motor ng electric fan nasa 55 watts eh, 45 watts yung mga stand fan. So kuryente tipid, the best talaga kasi napakaliit lang ng motor. Kakatipid ka sa kuryente kahit buong araw ka mag-scroll, so para ka lang napandar ng electric fan ng buong araw. So yun, dito yung motor niya, it's a 50 watts. Isa din sa pala sa ano na advice ko kung wala pa kayong scroll saw. Kumuha kayo ng scroll saw na
may variable speed. So yan, variable speed ito. So na-adjust mo yung speed niya. Depende sa materials at depende sa need ng na speed mo sa in every project. Like may mga maraming tight corners or may mga curves na hindi necessarily na malakas ang RPM or SPM, stroke per minute. So nagagamit ito for para na-adjust mo yung speed. Ako, usually, lahat ng projects ko, halos parang hindi pa abot ng kalahati yung ano ko, yung dial ko sa speed. Parang nandyan lang or dito banda. Yan. Kasi most of the time, yung mga kinakat ko, 3/4 inch pababa. So, dun, dito na speed, mas may control ako sa pagkakat ng mga materials, 3/4 inches pababa ng mga thickness ng mga materials. So yan siya, meron siyang dapat variable speed, no? So meron din siyang dust port para i-hook niyo yung dust collection niyo. Pero most sa mga kilala ko ng mga scrollers, minsan na ako nakakita na kinabitan yan talaga ng ng dust extraction na system. Iba, ginagawa is parang electric fan or merong filter na humihigop ng mga mas maliliit na mga particle, mga dust particles. So yan ang makita scroll saw. Tapos ito, natitilt yung table niya. So ibang designs, yun lang ha, kaya natin tilt. Ibang designs, ang nagtitilt mismo ay yung arm mismo niya. So ito mismo ang nagtitilt, yun ang maganda. Kasi dito sa, like sa Makita, yung table na ang nagtitilt. Ang tendency kasi, kanyari may angle cut ka, tendency para na-slide, no? Nauhulog, parang nadadrag yung material ang whichever side na naka-incline siya, gaya ganyan. So mahirap siya. Since nag-start ako ng school, so never ko pa nagamit na naka-tilt yung table. Magagamit mo yan for special projects, like yung basket na naka-angle yung ano, yung cutting mo tapos na naliligpit siya, tapos kung inaangat mo, ayun, nabubuo siya, nagiging basket siya. So ay papakita ko sa inyo yan sa susunod na mga videos, no? Okay, next is table size. Ako, naliliitan ako sa table size ng Makita, pero yun nga, sabi ko sa inyo, depende pa rin sa project na ginagawa nyo. Like, sa akin lang naman, kakat ako ng mga wooden letters na mga 6 inches or 8 inches. Okay naman ako dito sa ano na ito, sa table size na ito. May ginawa ako noon, may kinat ako na malaking letter. Ginamit yung Makita. Ilagyan ko na, pinatungan ko na siya ng 3mm na acrylic na plastic, yung acrylic na yung ginagamit sa mga build up letters, yung acrylic yun, 3mm. Saka ang ginaganda doon, malaki siya tapos smooth masyado ang pagkakakat, so walang drag or walang resistance. Gaya nito, need mo pa to, parang need mo pa ito isand gaya dito sa luma. Yan, smooth na yan siya. Lagyan nyo lang ng wax, paste wax or beeswax. Yeah. So okay, next is, so tapos tayo sa blade, as a table, sa motor, variable speed, dust port, tilting table. So consider nyo rin sa kung bibili kayo, kung may plan pa kayo na bibili, consider nyo rin yung ang
ang blade na pwedeng makabit sa kanya. Yun po ang pinaka-importante. Tingnan niyo yung mechanism ng blade holder. Yan. Yan. So ang makita po, dalawang types po ng blade ng kaya niyang i-accept. Meron tayo yung tinatawag na pinless. Ayan, dito may sample ako. Pinless at pinned mga blades. Ito yung pin. Bakit pin? Kasi meron siyang pin na sa ayan, kung makita niyo. Kita niyo. See? Meron siyang pin. Isasampa mo lang siya dyan sa blade holder niya. Both yan sa taas at sa baba, ha. So isasampa niyo lang siya para magamit niyo itong na blade gaya dito sa ano dito sa work zone. So kita niyo yung ano yan, yun sana makita niyo. Oops. So ito ito na scroll, so can accept also both pin at pinless blade. So yan nakasampak na siya. Yan. Okay. Yan siya. Ito ang pin. Ang pinless naman is ito. So, meron akong set ng Flying Dutchman blades. So, i-discuss natin ito sa susunod na video. Anong mga techniques, anong mga types of blades dapat gamitin for project, specific project, no? So, pinaka-common na size ng blade ng scroll saw is 5 inches po. Yan, 5 inches. So, pakita ko sa inyo, ito yung pin. Tsaka na, ito naman pinless. Obvious masyado. Pinless kasi nga, wala siyang pin. Yan. So, kita niyo gaano ka galiit. Size nito is 5. Size 5. 15 teeth per inch. So yan, may mas ano pa nito, may mas maliit pa niyan. Meron akong to, meron akong 2-0, meron akong 1, meron 3. So ito pala yung favorite na ginagamit ko, is yung ultra reverse na pinless blade ng Flying Dutchman. Susubok na yan sa akin. Subok na subok yan. Magandang blade yan. Meron mga bagong blades ngayon na dumating. Kalimutan ko yung parang Flying Dutchman. Iba na yata ang pangalan ngayon. So, hindi ko ma-recall. So, ito yung palagi kong ginagamit na mga blades. So, yun nga, sabi ko sa inyo, dapat ang scroll saw nyo, dapat can accept both pin and pinless blade. So, para saan? Para anong dahilan? Kasi, nangyari ito. Nangyari ito. Si Caleb. Okay. Ang purpose po, para na dapat can accept both pinned and pinless blades, yung scrolls sa nyo, is gaya nito. Kunyari, i-downsize natin itong Caleb, ano? Paliitin natin, like, siguro mas maliit pa dito. Minsan kasi, pag yung mga inside cuts natin, like sa letter E, maliit masyado yung letter E mo, tapos, syempre, gagawa ka ng butas dyan, bubutasan mo yan, gamitan mo ng drill, power drill or hand drill, bubutas ka dyan ng tinatawag namin na pilot hole. Yung pilot hole mo, pag ginamitan mo ng drill na dapat magkasya dito, sobra sa size doon sa bubutasan mo, masisira yung ginagawa mo. Diba? So, dapat,
ang gamitin dyan is yung walang pin para kahit the same, almost the same size or double the size ng blade mo na walang pin, eh mapapasok mo na hindi mag gaya dito sa pin, hindi siya sasabit. Ayan, hindi siya sasabit. Sasabit siya. So yun ang purpose na dapat can accept pinless blade. Most sa mga ginagawa ko na mga projects, yung ginagamit ko na blade is pinless blade talaga. Kasi yun nga, pag magagawa ka ng mga butas, kahit maliit na butas kaya mong gawin doon sa mga pinakamaliit mo na mga projects na mga letters or kung ano-ano pa na mga gusto mong gawin. So, yan ang purpose na bakit dapat mag-accept ng pin at pinless blade screws mo. Okay, next. Haba pala nito. Naningot na ako ng marami. So, pasensya na sa ingay ng mga manok. Parang hindi pa yata feeding time. Ay, hindi pa feeding time. Alas 3 pa lang. So, mamaya na kayo magkain. Alas 5 pa. Okay, so, yun nga, sinasabi ko yung about sa blade. So, dapat can accept both pinned at pinless blades. Okay, bite tayo sa skulls. Next, ang part nito, ito yung blade holder. Meron siyang kaparehas yan sa baba, sa ilalim. Same din. So, paano ito nire-release? Ginagamitan ito ng Allen wrench. Hanapin ko yung wrench ko dito sa ano. Yun. So, ito yung ginagamit ko. Meron siyang paaman, meron siyang wrench talaga, yung Allen, yung Hugis L, pero ayaw akong gamitin kasi matagal. So yan ginagamit para ma-release yung blade. So ito pala, meron siyang blade guard. Ayan ha, blade guard. So sa mga safety officers dyan, dapat naman talaga na meron siyang blade guard na nakakabit. Kasi nga, nandiyan yan siya para may purpose eh. Para hindi mo matulak yung daliri mo sa blade. Eh, in case, no? Pero, once na parang nagagamay mo na siya, yung skull saw, parang nakokontrol mo na siya, you will hate this sa future. Kasi, nagiging ano na ito, parang bara ba sa Bisaya pa, parang anong term niya sa Tagalog, parang nagiging ano siya, term yan, eh para sagabal na siya sa line of sight mo. So kahit ngayon ay naiinis ko, nakikita hindi ko makita yung kung mag-school, so kung hindi ko makikita yung mga lines, so kung di mo pa gamay, hindi mo pa feel yung scrolls masyado, parang ano pa talaga, natakot ka pa, huwag mo muna talagang tanggalin ito. Huwag niyo muna tanggalin ito. Same with sa ano, sa work zone, meron siyang blade guard. So ayan. Siyang blade guard. Okay? Hirap pala nito. Haba. Mahaba pala ito. So, pasensya na. Siguro, putulin ko lang yung video. Or, gawin kong 2 parts. Pero, so, okay, tuloy tayo. Tuloy! Okay. So, blade guard. Meron din siyang parang paa para to hold down the material para hindi siya tatalon-talon. Yan. Tatalon talaga yung material mo kahit anong blade gamitin mo. Pero may technique dyan. Tuturo ko sa inyo para hindi tumalon-talon. So, meron siyang hose para sa pagbuga niya ng hangin. Ayan. Para hindi naman matabunan ng sawdust yung mga linya mo.
So, malaking purpose yan, malaking gamit yan. Same with sa work zone, meron din siya. Maganda to. May nabibili nito sa Lazada. May nabibili. Kung gusto nyo palitan yung stock ng sa Makita. So, may nabibili. Oh, ito nga pala, oh, sa work zone. May acrylic pa na cover. Hindi mo talaga malalagay yung kamay mo dyan. No? Okay, maganda. Ang ganda nga, maganda safety feature yan. Pero, promise. 2-3 months ka na nag-scroll. So, tatanggalin mo rin yan. Okay. Next is, dito sa arm niya, yung ibang scrolls, so, para kasi, para may kabit yung blade mo, kakabit mo yung blade, nari, lagay mo yung blade, yan na yung blade, kabit. Kailangan kasi yan siya na merong tension sa blade. So, higpitan mo siya. So, narinig niyo yung difference. So, i-release yung tension, yan yung tunog niya. Pag hinigpitan ko naman, yan. Yan ang purpose ng tensioner. So, may technique dyan. Anong tama ang tension para hindi maputol yung blade mo. Correct tension. Saka, kung hindi kasi correct yung tension mo, either mapuputol yung blade mo at saka hindi magiging straight yung cut mo sa material. Kasi nagde-deflect yung blade kasi maluwang. Yun, di ba? Kung maluwang, magde-deflect yung blade. Sobra namang higpit, sobrang tigas. Siyempre, hindi mo na malayan, tulak ka ng tulak. Babalik mo siya, mapuputol. So, different scrolls, so different, iba-ibang scrolls. So, meron ding iba-ibang style ng saan natatagpuan ng tension. So, for Makita, nandito yung tension niya sa harap. So, yun yung ease of use niya. No, madali siya. Sama lang, release mo lang. Tapos, ikitan. Unlike dito sa ibang scroll saw, like sa work zone, yung tension niya is nasa likod naman. So, same principle po. Ang inigpitan nyo, nahigpit yung blade, may tension yung blade, kung masobrahan mo, mapabali. Kung kulang naman sa tension, hindi naman maganda yung output ng cuts mo. So, yun ang yan ang kwan sa ibang scroll. So, nasa likod, it's either nasa likod or nasa harap. So, yan ang gamit ng tensioner. Pang-tension sa blade. So, pang-higpit, no? Yan. Okay, ano pa? Okay. So, ito, na-adjust siya. So, yun nga, yung paa niya, nabababa mo. Kung manipis yung material mo. Yan. Akyat. So, yan sa Makita. Same sa ano naman sa work zone. Meron siya. So, dito, ang ganda dito is meron siyang ilaw. Siyang built-in na ilaw. Yan. Wow, LED pa. So, yan. So, yung sa luma namin, wala namang ilaw to. So, binilan ko na lang. Bumili na lang kami. Binilan ko ng separate ilaw. So, yan. May ilaw na siya. Okay. Yan, tingnan nyo, iba yung ano, tatakal ko yan sa next aming videos po. Paano ko kinabit yan? Para mas papadali po yung ano, mas papadali po yung pag-change ng blade. Kasi yun talaga ang ano eh, kaka-abala masyado yung gagamit ka pa ng wrench. So ito, luwang, release ang tension. Ikot-ikot lang yung blade. Yan. Okay. So, ano pa? Nakalimutan pa ba ako? Ano? Ano pa bang hindi ko pa nabanggit? Okay. So, hanggang dito na siguro muna. May nakalimutan pa ba ako? Wala. Ba talaga pag di tayo sanay ng ganito? So, paalala ko lang sa lahat. Nagawa ko po to para makatulong sa mga gustong pasok sa ganitong hobby or sa ganitong business. Alam niyo kung kikita talaga kayo.
magagawa din ako ng video sa susunod, mga projects na madaling may benta tsaka madaling gawin, no, madaling gawin, madaling ibenta sa kapitbahay, sa mga relatives, sa mga kaibigan. Okay, so ano pa ba? Next video, tatakil ko yung mga blade, paano gumamit ng scroll saw. Saka ito pala, mayroon na ako pakita sa inyo. Ito pala yung ano, isang hack. Hack, ha? Sa mga magagandang mga scroll saw, like mga scroll saw sa US, meron silang option na kung bibili ka ng scroll saw nila, meron silang foot switch, no? So, anong gamit ito? Kasi, yung switch natin, like dito, ito pala yung, ano, yung variable speed din pala itong work saw. So, yung switch natin nasa harap. Same sa makita. So, para sa akin, yung scroll saw, nakakatakot ito pag ano, napuputol yung blade. Kasi nagwa-wild ito. Sa mga SJ 401 users dyan, alam niyo yung sinasabi ko. Pag naputol yung blade dyan, magwa-wild dyan. Tak, 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 tak. Kasi nga, na-release na yung blade. Kasi wala nang nag-hold sa kanya. Pag naputol, siyempre, yung arm niya tatama sa mga bakal. So, mag-create siya ng ingay. So, natataranta ka. Minsan, mapapamura ka. Ay! Man! So, gamit masyado din itong foot switch. Kasi, like example, papandar. Scroll saw. Hapak mo yung foot switch. Bigla naputol. Release mo lang. Pag naputol, pak! Release mo lang yung foot switch. Hindi na hihinto. Hihinto agad yung hihinto agad yung machine. So anong pro? Ang pros niya kasi meron siyang mga connections diyan ng mga sa arm niya. Yung parang yung dito sa mga makita users, pero parang bakal diyan na nagko-connect sa kanya. Pag masyadong alog na walang tension, masisira yung bakal dito, luluwang yan siya in the long run. Kung palaging ganun yung nangyayari, puputol yung blade, pabayaan, matagal na patay. So yung malulus ang thread niya din sa dito sa yung part dito. So masisira siya. Ang pag may foot switch ka, marirelease mo agad. So, mas malelessen mo yung time na sige siya wild, no? Yan ang term. Kesa dun sa wala kang foot switch, natataranta ka na, ay, paano yan? Pus, hanapin mo. Hindi mo pa mahanapan yung switch. Hindi mo mapatay agad. So, natakot ka na masisira mo pa yung scroll saw mo. So, yun ang advantage na may foot switch. So maganda to, mura lang to, nabili ko lang sa Lazada. Paano ikabit? Actually, meron siya instruction dyan, sundin mo lang yan. Ayan. Okay, ano pa? Sige lang, go with the flow na lang. Go with the flow na lang yung pag-ano natin ng mga topics. Siguro sa susunod, paano i-mount, saan i-mount, maganda i-mount, paano i-mount para ma-lessen yung vibration. Comparison, sige, magko-comparison tayo sa susunod na video din. Pero para sa akin talaga, ito, kung mag-i-invest ka man ng scroll saw, kunin mo na yung pinaka-the best. Para sa akin talaga, itong pinaka-the best yung Makita SJ401 na model. Anyway, wala namang ibang model eh. Ito lang sa Makita. Kasi nakagamit na ako ng iba-ibang mga scroll saws. Like ito, yung Work Zone, yung Craftsman, yung Chin, yung Jet. Sa Makita talaga ang pinaka-the best in terms sa vibration. Mas lesser ang vibration, mayroon talaga ang vibration, pero mas lesser ang vibration ng sa Makita.
compared sa other brands. Except lang dun sa ano, sa mga Excalibur, sa mga yung kay Sir Bart Kapundag, nasubukan ko yung RBI niya, Hawk. Grabe, solid masyado. Maganda. Magandang Scolso. One of the best na Scolso na nasubukan ko. Excalibur, hindi ko pa nasubukan. Yun lang, yung pinakamaganda na nasubukan ko, RBI. Pero siguro, pag wala ng COVID, makapasyal na ako doon kina Sir Paul Borja, masasubukan ko yung ano niya, yung Delta Scolso niya. Maganda yun. Okay, so ano pa ba? May kalimutan. Hirap nito. Pero anyway, sige lang. Go with the flow na lang. Hi! So, ito yung sample ng ano. Tingnan ko muna kung check ko muna kung Scolso bang gumawa nito. Tingnan ko yung, Scolso ito. Kasi yung edge niya, hindi kaya ng CNC ang ganitong yung edge niya, like dito. Yan. Yan ang ano ko, sinasabi ko pag anong difference niya. Kayang gumawa ng Scolso ng mga napaka-intricate na cuts. No, like, kunin ko ito. May sample dito. Ito yung giveaways ni Erin nung birthday niya. Kasi madalian niya. So, kung mapapansin nyo, rounded po yung yan. Rounded yung mga corners niya. Yan. Rounded. Kasi yung bit na kaya ang 18mm na MDF na pwede kong gamitin is 0.125 or 1/8 inch na ang diameter lang ng drill bit ang kaya kong gamitin sa CNC. So, yan, mabilis. Yan, oo, mabilis. Pero ito yung di nagagawa ng CNC. Yung mga tight corners. Yan. Yan, lalo na sa mga intricate cuts natin. No. So, iba-iba ha. Iba-iba yan. So, kung nag-Scolso kayo ngayon, baguhan kayo. Ano? Kung baguhan kayo sa Scolso, ano, hanapin niyo yung ano nyo, yung niche. Oh, char. Hanapin niyo yung saan yung gustong, ano yung gusto nyo gawin sa Scolso. Marami yan eh. May intarsia. May, ito, mga wooden letters. May mga, kung ano-ano pa, ng mga style sa cutting ng Scolso. So, Google ninyo, try nyo i-search din si, ano, si Steve Goods. So, ano niya, yung YouTube channel niya. Marami kang matutunan din doon na mga techniques niya. So, pero bago kayo pumunta doon, dito muna kayo manood. Para naman masaya dito, para naman may kasama ako dito nagsasalita. So, yan lang muna siguro. Tuloy ko. Baka bukas gawa ulit ng video. Shoot ulit ako ng video. Mahirap talaga. Ako lang mag-set sa shop. Wala akong cameraman. So, ako tagawa. Ako cameraman. Ako parang host. Okay, so, see you sa next video. Mga bye! Yung bagyo, yun na nga, dumaan na. Sana naging safe po kayo lahat. Salamat sa Panginoon, sa mga kaibigan natin dun sa Luzon. Balitaan ko, safe naman sila. So, salamat kay Lord na ligtas po tayong lahat. Tsaka, yun lang. Okay, see you sa next. Maraming salamat. Bye!